Gawa kami ng pundo sa ano? Barko. Payaw. Yan oh, mayan na gawa oh. Yan. Yan. Kasi mag-ari ako ng payaw eh. Ayan oh. Itong mga lubid ko oh. Tagal na ito. Standby lang ito. Sayang, baka mabubulok to ba? Mahal pa naman to. Yan. Ayan. Ayos na to. Apat na piraso sa isang payaw. Dalawa. Tapos malagyan ko ng angkla. Gawa ko ng angkla. Ayan. Para doon na lang ko titira sa payaw pag naariyan na to. Ilawan mo sa gabi para magkaroon siya ng laman na kalunggong, patambaka, tulingan. Yun na lang. Doon ako titira sa bangka. Ito. Mayroon pa po isang lobby dito oh. Original na lobby, lalaki oh. Siguro mga 20 mm to or 18. Pero yung ginagamit doon sa Pasipiko, yung mga payaw sa Pasipiko, yun ang ginagamit niyan. Ito yung ginagamit sa Pasipiko. Tingnan po yung kalbo. Namipis na ba talaga? Ginawa ko itong ganito lang sako para makayang buhatin ng dalawang tao. Hindi ko na ginawa yung malapitan na pundo. Pero gagawin ko itong series or connection or parallel para idugtong-dugtong ng sila ba. Kaya ganyan may lupit. Kasi pag yung malaki agad, mahirapan kami sa bangka ko ikarga dahil maliliit lang. Kaya ginawa na lang yung ganyan. Isintro ng kuanlong. Pisi. Ayan. Sana baka dito na kami masinuso. Mag-berte na yung panisda. Tulong pala ma. Tungaon na long. Barakan gaan po asahon ba? Nga diha kasakop ni namilin. Na. Adyo na lamang kung anag. Pala kay. Na. Kumba. Lisua kanang takilid ato dito ba na pag sit up ako ng pundo sa payaw, ito yung pundo na magaan lang kaya ng dalawang tao magbuhat o tatlong tao sa buo. Yun ang natapos na.
Yan. Yan. Dalawa. Kaya tapos lalagyan ko ng angkla yan. Tupos dito kasi minsan mag-arya. Pakita akong naunong. Kapil, pundo agad. Kita. Ang tulong nito, kasi sa ilalim ng dagat, hindi naman patag yan. Minsan tagilid, ganyan. Kaya, kailangan ito para yung pundo, hindi siya gugulong. Patuloy ng Milo. Hindi makuha yung nagbuhay yung pundo. Hindi siya gugulong doon. Kasi yung sila, hindi naman patag talaga yun para may ganyan. E kung doon tatapat ito, di mahulog, lulubog yung mga buya, lulubog ito. Habang matagal, hindi mo na makita yung paya mo. Gandahan siyang kumababa, ganun. Diba? Kaya lagyan natin siya ng pundo. Tayo ng limang dipa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayun, pwede na yan. Tapos, puputulin natin. Yan. Puro kalawang. Kalawang yung ano, nakapatula. Putulin natin. Ito yung pag-sit-up yan. Tapos, sunugin natin yung dulo para maganda yung kanyang hook. No? Ayaw. Nakunas. Hoy, maubos yung gas. Bakit tayo kaumandar? Yun. Tunawin natin yan para hindi siya mag-iwalay. Ganun yan. Oh. Ito yung kabilang dulo din. Kasi pag nag-iwalay ito, mahirap na. Parang kanser hanggang sa kuan. Mag-ano na yan, mag-iwalay. Kasi walang forever eh. Oy! Ganyan! Oh, makinig kayong mabuti ha. Tanti kasi ito eh. Yan. Tali mo yan dito. Ano lang yan. Mga bulay nut. Ganyan oh. Mabilis. Isa. Oh. Dalawa. Tatlo. Bulay nut. Ito yung pinakamatibay na tali. At saka madaling tanggalin kahit anong higpit yan. Tapos yung isa dito, dulo, ilagay mo sa kabilang tali. O, ito, baka mabali yung hawak pa. Pag nagbuhat kasi ng madbigat, ganun lang. O, kaya. Itong dalawa, balik lahating gram na rin ito. Ganun din. Line up. Yan. Dali lang yan, oh. So, ganun ang forma yan sa ilalim. Oh. Yan.
naman yan, oh. So hindi siya lulubog ng mga bakilid na sa ilalim. Wala namang kwinta yan. Ang purpose lang yan, pagpigil na hindi siya kasi sa ano, parang ganyan ba? Slope. Mayroong mga slope yan, yung mga seamount. Kaya, yun ang pipigil na hindi siya magugulong. Yun. Na, ito, maganda lang. Saka walang, hindi masyadong delikado ba? Kasi dati ako, mayroon akong payaw, yung isang drum buo. Mahirap. Ngayon, maliit ang bangka ko. May liitan ko rin ito. Dali lang. Na. Thank you guys for your kind consideration regarding this matter. Ito, sa ano lang ito, yung malapitan lang, yung within 5 miles sa lupa, yung mababaw lang, mga 300 meters to 500 meters. Kasi pag halos, pag palalim na yung dagat, hindi pwede ganito lang na pundok. Parang siguradong mapapadpad. Dahil yung taas niya, kailangan na ng mabigat dahil malalim na yun. Saka yung buya, baka kaya niyang ito, pang 300 meters lang to. Target, deep ng dagat ng ano ko dito. Saka yung mga buya niya, ilagay ko sa ilalim dahil para hindi makita ng magnanakaw. Abangan nyo lang na sa sunod na video ko yung aktual, pag-aktual na area ng payaw. Abangan nyo lang. Kasi ilulubog ko na ito sa ilalim, kaya binalot ko ng net para hindi siya mag-iwalay. Kahit maano yung foam, nandoon pa rin sa loob. Wira lang kung kainin ng papakol. Yung mga isda na maano yung ngipin.